15 hours before Christmas, and we are here in Tugadog Cemetery, Metro Manila North, Philippines. We will conduct an interview with an old man who lives inside a public cemetery. Come and join us and let us know how he lives in a public cemetery. Let's go! As you can see, these are the examples of houses inside the cemetery. Ilan po ba ma-interview kayo? Okay lang po. Sige po kayo. Bali, dito po talaga kayo. Oo. Kaya din, tatay nila kasi ko. Napagod ako eh. Ano po ba yung kinabubuhay natin sa kayo? Nagsasalit ako. Okay. Dito lang din po sa Tugadog. Oo. Magkano na po kayo katagal nakatira dito sa cemetery? Matagal na rin. Pero pagka buto ko lang naman umunat, dito ako nihiga. Pag sinabi niyo pong umunat, ibig sabihin? Yung nakahiga ako ng maayos. Sinanag nagkakatina ko. Sa lagay na yan, nakakahiga pa po kayo ng maayos? Oo, nakakatulog ako ng maayos. Pag kayo, ano man, naabot na lang yung dilim, sa sidecar ko. Bali sa sidecar din po kayo na dito, no? So araw-araw ganun lang po yung... Ganun lang po. Magkano po pala kinikita yung araw-araw sa pagsasalika? Sa magabal, pang sinaserte, minsan 150, 200. Magkano po ba per ride niya dun sa or tatak sa kayo? 10 piso. So, sabihin mga 15, ano po, takbo. Oo. Ito po palang tinutulugan mo. Kamag-anak niyo? Hindi po. Nakikiano lang po ako dito kasi dito madami lang ano, pagkakaganto oras eh. Paano po pag lalo na ngayon na malamig ang araw, ang panahon ngayon, dyan pa rin po ba kayo? Hindi po. Pumunta po ko sa simbahan. Diyan sa side ko, tinatakpan ko. Para yung tubig naman hindi ako maambunan. Paniwala po ba tayo yung kamag-anak? Or kamusta po yung kamag-anak? Wala lang. Patay na hula. Naiwan na lang po. Ako na lang mag-isa. Bali, yung kinikita nyo sa araw-araw, pang araw-araw nyo naman din po. Oo. And then, yung pagkain po na? Binibigay ko sa kainan dyan. Sa isa-isang kanin, 10 pisong ulam, sa side yard, kumakain ako. Paano po pag gagamit po kayo ng sa CR po? Minsan nakikip-CR ako, minsan dito na rin, sa malayo. Meron po ba dyan? Yung mga tubig, nakakabigod yan. 10 piso, 5 piso. Yun ang nagagamit ko. Sa pang-araw-araw niyo po, ano po yung routine niyo bago po kayo magsimula sa pag sa sidecar? Magdadasal. Pagkagising. Tapos patay nga ng konti. Kaya mo yan. Bibiyahin na ako. Bibiyahin na. Ay, 55 na ako ngayon. 55, okay. Meron po pa kayong pamilya or magulang po ninyo? Ang nanay ko, wala na, patay na. Tatay ko, ganun din, patay na. Yung mga kapatid ko, patay na rin. Ako na lang nag-solo sa buhay. So, nabanggit niyo po nagsosolo kayo, hindi po ba na, ay hindi po ba kayo nagkaroon ng family life? Asawa po, anak? Wala eh. Ba talagang simple? Solo ang buhay. Okay lang po, kahit dito lang kayo. Okay lang, nakalalaki naman ako. Paano po kayo na tag-ulan na, lalo na ngayong panahon, malamig din, hindi niyo po ba naisip na kahit kumuha ng maliit na kwarto? May nakita ako, 500. Libre lang, 2 days, 3 days. Pero
kailangan hanapin ko pa yung 500 euros. Kaya yung dadalong idadalo ito para maka... Yung 500 po na kwarto, pero kailangan nyo patunduin nyo. Magdadalong siya. Magdadalong. Pero may kuryente po dito? Meron na. Meron. Yung po ng boundary gate ng cycle, magkano po ang boundary nyo? Araw-araw po ba siya or yung boundary? Araw-araw yun, kailangan mag-boundary ka. Mas hindi mo igahin yung cycle, kailangan boundary ka nyo yan. Magkano po? 75. Pesos. So, bali yung kinikita niyo na 150, mababawasan pa po. Mababawasan pa yun, 75 pesos. Pwede po ba natin makikita? Oo. Oh. Magdali ito po. Mahilig po ba? Ka-match lang din po ng Pasko, ano? Diyan lang, ano ko eh. Ang libang ako pag... Kasi pangit na nga yung rider, pangit na yung side. Kaya naman po. So, bali ito po, binabalik niyo pa po ba siya doon sa... Ay, hindi na ito nangyari. Hindi na ako, hindi na. So, natiwala na po sa inyo na bigay or pahiram po sa inyo kahit hindi na ibalik. Tapos na magbabanggal lang po kaya. Oo. So as you can see, this is the sidecar that Mr. Lando rides on. This is one of the transportation here in the Philippines for small rides such as 50 meters. Bibigay po kasi sa inyo. Lalo na ngayon na magpapasko, tapos mag-isa pa po kayo sa buhay. Sana po eh, makatulong din po ito sa pang-araw-araw niyo. Pangalan po niya ay si Mark. Isa po siyang, Pilipino din po siya na nakatira sa abroad. Gusto niya po makatulong sa mga kapwa niya Pilipino na nahihirapan sa buhay, lalo na po kayo na mag-isa. Bali, gusto po niya iparating sa inyo na makatulong po nawa ng maayos yung ibibigay niya tulong para po, lalo na ngayon sa diwa ng Pasko. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming bagay po sa akin. Maraming tulong. Maraming tulong sa akin. Yung toilet piece, panglaba. So, hindi na po kayong pumuproblema sa pang-araw-araw. Pangluto, meron na rin. Actually, pwede na kayong magtayo ng tindahan pag dagdag din po sa inyong pang-araw-araw.
mga dilata. So, medyo sniffle biscuit. Siya po yung nagbanggit sa amin na tungkol po sa buhay niya. Nagpapasalamat po yung nagpapasalamat. Ako ang naroon. Hindi niya. Kasi si Manlando palagi na nandito lang. Paaraw, mapaulan. Dito lang na siya nagpupunta. Dito lang siya kumukuha ng pasahero. Pinagkakatiwalaan namin siya kasi matagal na siya rito sa Pintuwesa. Kaya malaking pasasalamat namin siya. Si Manlando ang pampangalagaan niya ang aming lugar. Maliban na at saka sa kanilang lugar dito sa sementeryo. Ano sabi mo ngayon? May gusto mo ba kayo pala si Mark sa mga pinadala niya sa inyo? No, masasabi ko. Maraming salamat po sa inyo. Patulong at hindi sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po. Dad, hindi lang po yun. Dad, may gusto rin po ibigay na 2,000 cash si Kuya Mark at si Mike sa inyo. Para, ay, siguro po makakuha na kayo ng kwarto para po mapaglagay ng mga gamit. Yung ganyan din po, lalo na ngayong Pasko, meron po kayong matutulungan. Ang gabi na po yung tulong ng amin. Maraming salamat. Malapit po yung buhay. Salamat din po, Ate. Pinaulakan niyo po kami na mabigyan linaw or mabigyan ng interview po kayo ngayon ngayon dala din ako. Maraming maraming salamat. Salamat po. 14 hours before Christmas, we made a man very happy by giving him the things that he needs came from our very good friend, Mr. Mark. As you can see, he is now enjoying the things that he will be needed before Christmas. Especially, he will now have a home or a shelter where he can sleep, especially this coming Christmas. I hope you had a good time. Have a merry